programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinungaling? Kapalang mukha niyo? Mauuna pang magwala si Moira. Ito na nga, Mare. Napanood na nga ni Zoey ang nasabing CCTV footage na isinend nga sa kanya. At dito naman naramdaman ang Poot at Galit ni Zoey nang mapanood niya ito. At dali-dali na nga lumabas sa CR itong si Zoey upang puntahan itong si Analyn at itong si Dr. Antonio. At nagkataon naman, mga Mare, na nagsasayaw nga itong dalawa. At dito na nga binuhusan ni Zoey ng tubig itong si Analyn. At sinabihan niya ito na ang kakapal ng mukha at napakasinungaling at mang-aagaw ng boyfriend. At kinagulat naman ng mga tao na naroon na umaten dito naman sa party ni Analyn. At dito na nga sumugod itong si Dr. Tanyag pati itong kanyang ina na si Lynette dahil sinambunutan na nga itong si Analyn dito naman ni Zoey sa tindi nga ng galit nito. Samantala, ang kasabay naman ay nalaman din naman dito ni Aling Susan dahil sa pagkamarites at sismusa nito naman ni Diyosa. Habang nag-uusap nga sila dito ni Cremwell, nag-react nga itong si Cremwell na kung bakit hindi isinasayaw ni Dr. Tanyag itong kanyang anak na si Analyn. At sumagot naman itong si Diyosa na baka raw mauna pang magwala itong si Moira kaysa dito kay Zoey at hindi nga nagkamali. At narinig nga dito ni Aling Susan at kinompronta niya nga kung totoo nga ba ang kanyang narinig na si Dr. Tanyag nga ba ang ama dito ni Analyn. Nako, nako naman mga Mare, inamin naman yan dito ni Diyosa at Cremwell at lalong-lalo na itong ang kanyang pamangkin na si Lynette. Tinanong niya nga ito na kung alam ba daw din niya na si Dr. Tanyag nga ang ama ni Analyn. At dito naman niya nagalit ng husto itong si Aling Susan at nagtatampo dahil sa tagal-tagal na panahon ay inilihim nga nila sa kanila. At lalong-lalo na aaminin nang rin dito ni Dr. Tanyag kay Analyn na siya nga ang ama nito. Ang malaking katanungan nga dyan, Mare, kung matatanggap nga ba ni Analyn itong si Dr. Tanyag dahil sisiguraduhin nga daw ni Aling Susa na hindi makilala ni Analyn itong kanyang ama kaya gusto nga niya bulagin at sirain ang mukha dito ni Dr. Tanyag dahil naman yan sa kanyang galit. Kaya ng ating pakatutukan, mga Mare, bukas kung ano nga ang magiging kahinatnan sa malalaman nga dito ni Analyn kung kamumuhian nga ba niya itong kanyang ama na si Dr. Tanyag at kung magagalit nga ba siya dito sa kanyang ina na si Lynette dahil nag-advise pa nga ito na masamang araw magsinungaling. Subalit ay itong si Lynette mismo ang numero uno na nagsisinungaling dito nga sa kanyang anak na si Analyn na nasa paligid at nakasama na nga ni Analyn itong kanyang ama na si Dr. Tanyag. Kaya yan ang ating pakaabangan. Dito lamang yan sa mainit na episode sa Abot Kamay Na Pangarap. Yan lang po mga kumari. Hanggang sa muli. Bye-bye!